Pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Tropical Depression na Christine nitong alas 5 ng umaga ng Lunes ayon po yan mismo sa PAGASA. As of 4 o'clock a.m., huling namataan po ang bagyo sa layong 1,030 kilometers silangan po yan, Timog Silangan. Bahagi po ng Luzon na may lakas na hangin na abot sa 55 kilometer per hour. Malapit po yan sa sentro at pagbugsong aabot sa 70 kilometer bawat oras. Kumikilos po ito ng Pakanluran, Timog Kanluran sa bilis po yan na 30 kilometer per hour. Samantala, nakataas naman po ang wind signal number 1 sa bahagi po ng Catanduanes, Hilagang Silangan bahagi po ng Northern Samar at Hilagang Silangan bahagi ng Eastern Samar. Sa ngayon po ay Cagayan Valley Region ang target ng bagyo, ngunit maaari pa itong magbago sa mga susunod na araw. Malawak ang kaulapan po ang nararanasan po sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dulot pa rin po yan ang trough o extension ng bagyong Christine. Ayon po sa PAGASA, patuloy po nalalakas sa mga susunod na araw ang bagyo habang ito'y umuusad sa Philippine Sea at inaasahang magiging typhoon bago ito maglandfall sa Hilagang Silangan bahagi po ng Cagayan sa araw po ng Biyernes. Asahan naman po ang mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa bahagi po ng Bulacan, Metro Manila, Batangas at Cavite sa loob po yan ang susunod na 3 oras ayon po yan mismo sa PAGASA. Samantala, naglabas naman po ng yellow warning level ang PAGASA sa bahagi po ng Laguna at Quezon. Dulot pa rin po yan ang bagyong Christine. Mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang nakakaapekto naman po sa bahagi ng Rizal na maaaring magpatuloy sa loob ng 3 oras. Inaasahan po magdadala po ng mga pag-ulan ang naturang bagyo sa bahagi po ng Bicol Region at Eastern Visayas, habang ang trough nito ay maaaring magdulot naman ng sama ng panahon sa bahagi po ng Metro Manila, natitirang bahagi po ng Southern Luzon at Visayas, Sulu, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at sa bahagi po ng Caraga. Good morning,